Kakape or kape? Ngayong umaga, itatanong ko sa ating mga physics teachers ang mga tanong na hindi nyo natatanong sa kanila. On today's episode, we have a very special guest. So we have here Ma'am Mars, our chairperson. So medyo nakasalalay dito guys, including ko next time. And we have Ma'am Pony. So nakita niyo na siya sa previous vlog ko, ang ating nagbibigay update. Wait lang, halo-halo natin ang start ng ating. Ang tanong natin ay, mahirap ba talagang magturo? No comment. Siguro in terms of pagtuturo, parang hindi naman na. Since, siguro training since college, so parang pagtuturo per se, parang natural na. Naging natural na din siya sa'yo eventually. Kaya lang, syempre, hindi yung pagtuturo yung mahirap. Kung yung pagtuturo mo akmata, appropriate dun sa audience mo, kung sabihin na natin super effort ka sa pagtuturo, nakakarating ba talaga sa kanila? May na-absorb ba talaga sa kanila? So pagtuturo, hindi naman. Yung reception, paano mo siya i-deliver na mas magiging appropriate at makukuha talaga nila. Yun yung mahirap. Para mga strategies. How about you, Ma'am Paul? I so agree with Ma'am Mars. Here. Para totoo, I mean, this is my second year, pero so far, chill. So, chill pa naman. I think, ang nakakapagod is the physical labor of, physical labor part of teaching na pumunta sa classroom. So, lalakad ka hanggang 5th floor, balik sa 2nd floor, tapos bababa ka ng 3rd floor, babalik ka naman ng 5th floor. Lalibat ka ng Lola. Ibang build. I think yung physical work. Oh my God! Okay. Ang tanong guys, anong pinakang masakit na heartbreak ng isang teacher? Oh my God! Heartbreak. I think last year actually na experience ko siya. This was when a student messaged me na as in this student was very active all throughout the class. Siya lang yung nag-iisang naka-open ng camera all throughout the discussion. Siya lang yung nag-resign and then she messaged me kasi suddenly hindi siya nawala. And then sabi niya, Ma'am, so, super gusto ko nung subject. However, my personal na pinag-aralan siya. So, hindi na siya nakakapasok and hindi na siya nakakapag-participate. So, parang, yun, masakit sa part na kahit sobrang gusto or kahit sobrang active ng students, may mga struggles silang pinagdaraan, especially last year na online yung setup. So parang wala, hindi ako makapagbigay ng support. Enough support para ma-feel niya na kahit may struggle siya, pwede na i-continue yung pag-aaral niya. So parang yun, heartbreaking na sayang yung effort ng mga students na gustong mag-aaral. Yan yung biggest heartbreak for me. Pero single po. Pero single po. Dahil yung attention mo talaga nasa mga estudyante na. Kaya single po siya. Okay. How about yung Ma'am Mars? So far, heartbreak. Siguro in terms of years, in the years I've been teaching, pinaka greatest heartbreak sa akin is
you carry yourself inside the classroom, whether virtually or in person, as an okay, or your status is okay despite not being okay. So parang kung ano man yung dala mo bago pumasok ng klase, kahit ganun siya kabigat, ang ipoproject mo sa mga students mo, okay ka. Meron yung time na mga artista din kasi ka. Okay, example, okay, ko na rin, side tayo. Tapos, bigla tayo papasok sa classroom. 1, 2, 3. I don't recall na, pero hindi siya in person. Tapos separation na siya. And then, after nun, may klase. Yung feeling mo, ang sakit-sakit, naiiyak ka na. As in, teary-eyed ako. Tapos pagpasok ng klase, since na din sila, prepare sila, ganyan. Kailangan mo yung mo. So, ang ganda ng question natin, guys. Just, may mga na-elect go ka na ba dahil sa profession na ito? Siguro, nung early years, tayo sa sarili. Na-elect go mo siya kasi like, when you're starting, nandun yung lahat ng passion. Na nandun yung lahat na, ay, pinili ko to kasi I love this job. I see purpose in teaching, parang ganyan. So, minsan kahit outside na yung work schedule, pag may nag-message na studyante, entertain ka lang, go lang. Pag may kailangan gawin, kahit na pwede naman siyang susunod na araw, gawa. Kahit hating gabi, go. Kasi nandun yung drive eh. Pero medyo, the bad side of that is, kung early years ako na pala yung ginagawa, later years after that, maramdaman yun yung pagod. First time na na-feel ko yung pagod is after the years of teaching. Boundary, parang, tapo ngayon, nandito pa ba? Kailangan pa ba ako ngayon sa trabaho na to? I feel so tired na baka hindi na ako para sa pagtuturo na mga question. So yun, nailan ako is yung time for self-care. Very important siya. Yes. So sa mga teachers siya, and also sa mga students. Yeah. So, kailangan natin i-make sure na may time pa rin sa sarili. Matatira. Yeah. How about you, Bangkoy? Ako, siguro dun sa first job, though I don't relate that din yung first job ko, pero since it was my first job din, parang, as in, more than 12 hours ako nag-work. Tapos even after working hours, mag-work pa ako until morning, mga 3 a.m., ganyan. For the materials and stuff. Tapos later on, after 4 years, na-realize ko na, lalo na nung medyo may health issues na, na-realize ko na hindi naman ako buhay forever nung job ko. So, natuto ko nun na after working hours, hindi ako nagbubukas ng messages, hindi ako nagbubukas ng laptop. Kaya hanggang ngayon, after 5, wala akong dalang laptop ako. Kasi pag work, dapat sa office lang. So, yan, I learned self-care as well with my first job. So, yung una, Paul, parang na-let go mo yung boundaries. True! As in, ngayon, parang na-establish mo. True. Okay, so thank you very much. We are done. So, maraming salamat sa ating dalawang cute physics teachers na naging special guest natin. And VIP. Single po. So, ano sa sabi ko?